Let's take a look at the PSEI. So ito, account ni Luna Eterno yan, no? Yan yung yan yung secret character ko. Aso ko to nung ano. Aso ko na nag-download eh. Oh, ito na DC kami pero we're back, guys. So ano, to cap off yung session natin, no. So konting analysis tayo ng ano ng PSEI. So re-refresh ko lang yung chart para walang palya. Tapos, we're just gonna provide you guidance kung ano ba yung sentimento natin sa merkado kasi hindi rin biro yung current market environment na to eh. Hindi rin easy breezy. So ano, so Bear, anong EMA yung gusto mo ilabas? Isang 69. Hindi, baka maisip nila hindi tayo wholesome. Sige, 69 pero may isa pa. 23. Michael Jordan. Ay, putsa naman. Yung mga malalakas yung mga nilalabas. Ay, easy. So, 68 na lang. Para mas maaga ng konti. So, EMA 68. Tapos, ano yung isa pa? 23. So, Michael Jordan. So, may short term tayo. Sige, sige. Lagay ka din ng long term. 200. Ano yun? 200. 169. De. 150 na lang. 150. Para ano? Para seryoso. Seryosong numero. Baka isipin nila parang magpapatawa naman tayo masyado. So yan. So, ito. Okay. So, PSEI. Paano? Ah, sige. Ako muna, Bert. Tapos bigay ka rin ng sayo. Sige. Ako muna. So iba-iba ng perspective 'yan, no, as traders. So guys, ito. So ito makikita nyo, yung ano natin, PSEI nag-recover lang do sa 75 level. Pag tinigdan mo, it's in conjunction with yung dating breakout point, previous range, 'di ba? Tapos medyo tumagos lang ng konti do sa mga long-term MAs mo. Pero yun nga, sumakto yung psychological level 7.5, nag-hold siya. Tapos, pero ngayon, bounce 7.8. Ito naman, ito yung tricky kasi para sa akin, wala pang catalyst, though low inflation yung market natin ngayon, wala pang strong catalyst para mag-reverse talaga yung market. Tipong ano ah, yung magra-rally papuntang 8.5 to 9,000. So ako, yung strategy ko ngayon, the way I approach things, sobrang mapili ako sa trades ko. Tapos medyo cautious, hindi kampante. So yan, may bounce ka 7.8. Pero para sa akin, baka mahirapan yan. Dito lang, yung upside mo nung bounce mo. 8K lang. 8K, 8.1 kung mag-overshoot. Pero ano yan, baka selling agad yan pag ganyan. Titrim ko. Parang ano lang talaga, swing trade lang. Sinalo mo lang yung mga bounce. Tapos swing lang. Pero that doesn't mean na walang opportunity ha. Kasi marami namang mga malalakas na stock na kakaiba yung galaw. Pero ikaw, Bear, anong-ano mo? Anong tingin mo sa PSEI? Actually, medyo, ano eh, medyo kakaiba, malabo. Maybe dahil dun sa USD-PHP na from 51.70, bin-air trap niya. Tapos, nag 52-something na. Which is bad na yung currency natin, mihina. This gives foreign investors hesitance. Ayaw nila mag-invest sa market natin. Kasi yung currency downside nila. Pero para sa akin, actually, to be honest, I'm very bullish in the market. Kasi price recovery on MA 23. Yung MA, yung short-term MA natin. Yung mga ganyan, yung nag-rally, nag-decline, na-recover. Actually, yan yung chat kung titig mo big picture. Ano siya eh? Parang accumulation phase to, di ba? Yung range. Accumulation phase siya. And maybe, ayun nga, yung catalyst natin, bagong BSP, blah, blah, blah. Ganun. Yan, speculation yun, parang ganun. Oo, parang yun yung mga tinitigin to account ko. Pero kung pure technicals ka, ayun nga, kung yung mga price recoveries na yan, indicates a bear trap. Yun yung mga trap sa mga
sobrang bearish sa merkado. Tapos magsusunod. Oh, biglang lalakas ng sobra. Oh, biglang lalakas ng sobra. Kasi yung logic lang nito kasi yung mga bear trap patterns, yung mga, or yung mga price recoveries. Binibigyan mo yung mga bulls ng shares at a lower price. This gives them a leeway or a conviction na mas mababa yung core position nila. Parang ganun, yun yung logic nun. Ayun lang. And plus, yung duration nga on the... Yung duration above the long-term MA, this is more than 1 month, 2 months na duration above the long-term MA. This indicates a strong reversal ng dating resistance naging support na. Yun, yun yung para sa akin on a technical standpoint. So sige. So bet ang bet mo is ito yung dip tapos continuation pattern yung mangyayari. Oo, maybe 8.8, 9k, ganyan. So bet mo tutuloy ito, papasagin niya yung 8.2 tapos bullish scenario sa iyo. Oo. Yun yung scenario na nakita ko. Yun yung ano, bias mo ngayon. Yun yung bias. Yun yung 70% ng bias ko. Ah, yun. Na maybe leaning toward tayo sa mga blue chips na pag-rally, ganyan. Oh. Agi, FDR, ganyan. Okay. Yun, so makikita nyo guys, no? Parang ano, kami sa Investa, ayun, iba-iba kami talaga ng system, ng pananaw, ganyan. Pero hindi kami parang hindi namin kinukultivate na, uy, dapat gayahin nyo ako ah. O imbang klase, o barrio trader, dapat ito lang yung formula natin. Hindi ganun. Kami, ano eh, ang maganda dito, diverse talaga. Kung ano yung pananaw mo, sige, panindigan mo yun. Pero makikita mo na, uy, may natututunan ako sa iba. Tapos, ano, uy, baka mali yung una kong call. Ah. So, makaka-adjust ka, di ba? Parang ganun. Tsaka kung ano yung nakikita ng iba, hindi mo dapat dinidisrespeto. Huwag mong i-shrug off yung mga nakikita ng iba. Kasi part sila ng play eh. Part sila ng merkado. Nung psychology, overall psychology. Hindi mo pwedeng one-sided ka. Mm. Kailangan two-sided lagi. Or three-sided. Sideways, uptrend, downtrend, ganun. Tama. So yun, ganda. Two perspectives. Si Bear, para sa kanya, since nagkaroon ng duration, sustainability above yung long-term trend MA, diba? Parang, para sa kanya, if mag-break sa 8-2, bullish scenario. Ako naman, different yung ano ko, yung bias ko. Bias ko, 60-70% ko, ang bias ko, kung mag-rally man, re-rally man ulit sa 8-1, 8-2, or 8,000, ano ako, kung regular blue chips hawak ko, mas conservative, trim muna ako, parang feel ko mag-fade. So yan, dalawa, di ba? Pero ano lang yun, wala. Walang tama sa amin dalawa, walang mali. Kumbaga, ano, ang magpapatunay niyan, presyo talaga ng merkado. Yung ano, reaction, no? Confirmation. Oh, kaya ayun, never, it's okay to predict, pero it all boils down sa reaction, how you react. So ngayon, kunyari bullish ka, ilan percent ano mo? Yung exposure. Oh, portfolio exposure mo ngayon. Ilan ngayon, percent? Actually 50% kasi I'm on a losing streak. To be honest, I'm on a losing streak. Uh-oh. Kasi mas nag-lean toward to speculative stocks. Yung mga bottoming na penny Uh-oh. Stocks. Ganun. Kasi gusto kong first quarter, ano ako eh. Agri mode ako. Aggressive. Kasi from 18% year to date, ayun, gusto ko pang itaas para by the end of the 1Q, chill na lang. Uh-oh. Oh, focus na sa Investa, ganyan. Pero, ayun, dahil dun sa pagkahayok na naman, dahil dun sa agre na naman, lesson learned na naman, ayun, ganun pa rin. Kung ano yung demonyo mo, yun pa rin yung nangyayari. Yun yung mangyayari sa'yo. Yun yung lesson na, kumbaga, pag hanggang saan di mo pa natututunan yung lesson nung na kailangan mo matutunan, ibabalik sa'yo ng market yun. Hanggang sa matutunan mo siya, tas dun ka na uusbong. Oh, kaya ngayon I'm trimming sa positions ko. Last week halos lahat na liquidate ko. Ayun, ATN, STI, ano pa ba? Green, ayun. Nagliquidate ako doon pati ano pa ba? CPG. Ayun, CPG, nagliquidate din ako. Kahit na
daming brokers na nag-hype, ganyan, blah, blah, blah. Oo. Uy, ito, next, pamana stock. Oo. I don't give a shit. Iba yung ano eh. Iba yung hype nung ano, nung information-based hype or information na uso. Iba rin yung ano, reaction ng market. So, So recently, dami rin, daming speculatives yung mga sumipa, IRC, FA, Green, puro faded. So kung typical momo trader ka, momentum trader ka, stopped out ka dun. So ako, dun sa ganung observation, dahil nga defensive yung style ko ngayon, medyo ano talaga, sobrang mapili ko. Ako naman, ano, dahil parang mga medium caps yung hawak ko, hindi speculative, nasa ano, mga 60% allocation ako. So nakakatawa, no? Si Berrio, bullish yung ano niya, yung read niya sa PSE, pero 50% alloc siya. Ako naman, yung PSE read ko, ano, wala. Ang tingin ko mapupulpol, 8182 fade. Pero yun, yung allocation ko nasa 60% kasi depende rin yun sa stocks na hawak mo kasi PSE ay 30 stocks lang yan eh, blue chips lang yun eh. While it gives you a measure of the index, the sentiment on the big caps. Kung ano ka, kung parang nang sa sniper ka, kung talagang naghahanap ka ng mga resilient plays, ma-identify mo pa rin yung mga ano eh, mga kakaiba eh, no? yung mga outliers. Oo. Kaya ayun. Ikaw, ano pa bang i-discuss natin? Ayun. All right, guys. So yun muna, no. Sana ano. Sana nag-enjoy kayo sa first episode natin ng Investa Live Session. So again, this year, 'di ba, nakikita kasi namin yung industriya ano eh. Ito, tatanong ko si Berrio ah. Parang nung starting point mo talaga nung nagsisimula ka. 'Di ba? Parang less than a year, 7 digits kinaya mong i-trade, eh, 'di ba? Oo. Uh-huh. Ano, nagkaroon ka ba ng formal mentor? Wala, actually sariling sikap lang. Ang mga mentor ko, sila Richard Wyckoff, ganyan, Stan Weinstein, yung mga nasa high level nila na paminsan patay na. Oh, yun. Respect. RIP, to the man. Ayun. Mga legends. Mga legends na yun. Di ba, Ale? Ayun, wala. Puro libro lang. Sila Minervini. Yun yung mga informal mentors ko. Pero mentor-wise, ang isa sa mga naging mentors ko, ikaw, JC, yun. Ikaw yung mga isa sa mga naging mentors ko, actually. Kinilig ako. Ayun, parang natutunan ko sa'yo mga reactions on psychological levels, paano mo titignan yung mga recoveries, ganyan. Ayun, conviction. Yun, kasi ano, yun yung nakilala namin si Bear, yun, na welcome namin sa team. Tapos hindi kami ano, makikita mo kasi sa amin, kunyari, ako yung pinaka-senior na trader dito, di ba? Hindi kami textbook template na, kahit tanong mo kung yung lahat ng mga tinuruan ko, hindi kami textbook template na, uy, ito yung imbang klase style, sundin nyo to, ito yung tama, ako yung tama, hindi ganun. Pero ang kinaganda nung style namin, ano siya eh, parang water yung principle namin na natututo ka sa isa't isa. So ako, kahit na ako yung senior, pagkausap ko yung mga teammates ko, kagaya nila Berrio, yung mga baguhan, nakikita ko eh yung mga challenge nila. Tapos nakikita ko rin yung style nila nakakaiba. Tapos dun, we feed off each other. Kasi kapag surrounded ka ng totoong practitioner talaga, yung alam mong siya yung goal nito, hindi lang maging milyonaryo, yung goal nito. Billionaryo. Yung goal nito, 8 digits wala lang yun. Kasi in reality guys, kung 8 digit na yung pera mo, wala na eh. Magpapahinga ka na lang. Kung ikaw, pwede mo mamamatay ka na. Anong gagawin mo sa 8 digits, 'di ba? Parang wala. Wala na, punta ka na lang sa bar. sa beach, 'di ba? Oo, wala. Magiinom lang ako ng whiskey ko. Oo. Oo, kasi kung wala ka talagang love for the game, tapos yung mga taong nakapalibot sa iyo, ang ultimate goal, I'm just doing this for the money. Though pera naman talaga yung stocks. Ano eh, hindi ka magle-level up as a gamer, as a trader. Pero kung yung mga taong pumapalibot sa'yo, yung true skill talaga, yung mahal nila yung laro, mahal nila yung passion dun sa laro, tapos gusto talaga nilang gumaling, yun yung mga sobrang layo na level yung naabot.
So yun, kahit, ano, parang napaka ano, parang we feed off each other's experience. Tulungan talaga kami dito sa Investa. Tsaka yun, knowing more of yourself na kung pa yung training kasi mas nakikilala mo yung sarili mo, di ba? Hmm. Na kung gaano ka greedy, kung gaano ka katakot, kung gaano ka ka-relax. Ayun, mas nakikilala mo yung sarili mo. Yun yung dahilan ba't mahal ko yung trading. Mas nakikilala ko yung sarili ko, the more I level up. Tama. Ayun. Kasi ano yun eh, constant feedback mechanism sa sarili mo. Oh, eh. Yun. Kasi by the time na naging dishonest ka sa sarili mo, let's say ano, losing streak ka, tapos instead na nag-adjust ka to risk management, ang ginawa mo, triniple mo pa yung position mo kasi atat ka bumawi. Oh. Sasampalin ka ng market. Oh, kaya nag-guru ka, ganyan. Oh, or yun, naging guru ka o nagbenta ka ng mga puto. Okay lang naman magbenta ng puto, pero tinalikuran mo yung ano, yung respeto sa laro. Yung respeto sa laro. Yung saka respeto sa sarili. Yung oh, yung self-development kasi yung sinasabi nila the obstacle is the way. Parang ako nung port ko 4M, 5M, may weakness rin ako dati, parang weakness ko dati, gusto ko big move yung sinasakyan ko pero na napapraning ako, naatat ako. Tapos yung pala na-realize ko, masyado akong nagmamadali, ino-oversize ko yung port ko, kaya hindi ako komportable. And pag hindi ka psychologically stable, hindi ka komportable, dun sa amount na na-allocated mo, hindi mo mapapractice yung setup in the most objective sense kasi may emotional uncomfort, discomfort. So, iniba ko. Parang, ah, shit. Kaya pala ako masyado napapraning, laki ng size ko. So, simple, honest feedback to yourself na inanalyze mo yung bad habits mo, pag na-adjust mo yun, nung na-adjust ko yun, dun na nag-level up. Oh, kailangan honest ka lang talaga sa sarili mo. Yun yung ano, no? Parang, yun siguro yung difference na parang, kasi mentor, yun yung purpose ng mentor eh, na siya yung magsusubo sa'yo ng mga feedback. Pero kung honest ka rin sa feedback sa sarili mo, parang ano, parang kaya mo na mag-self-learn. Tama ba? Ayun, kailangan talaga, magde-develop ka kung ano yung ginagawa mo sa dilim. Parang yun yung yun yung ano, parang ano ba metaphor ba yun? Oh, yun yung key takeaway natin. So para formalize natin tong session na to, di ba? Ano yung ginagawa mo sa dilim? Oh, parang it's not what you do in the spotlight because it's so people nowadays they try to in example, enroll ka sa akin. Kala mo enroll ka sa Investa or sa kung anumang institution. Akala mo yun na yung sagot na, "Uy, shit." Alagaan ako ni Sir JC, alagaan ako ni Sir Thomas, kung sino man yun. Alagaan ako ni Sir Manoy, or kung sino man. Diba? Alagaan ako ng mentor ko. Pero hindi yun yung sagot eh. Kasi ang tanong dun, diba? Yung mentor, yung mga friends mo, yung mga teachers, they're good guides. But what dictates your success is what you do in the dark. When the spotlight is not on you. When no one is looking at you, what are you doing to improve your situation? So that ends our Investa Live sessions. So kami dito, magsusupply pa kami ng Yakult. Iinom muna kami ng Yakult dito, guys. I hope you had a good session. Sana na-enjoy niyo yung sharing natin dito. So ikaw, Bear, anong final words natin? Anong final words sa audience? Ano ba? Yun. Respeto sa merkado, respeto sa sarili, respeto sa sa mismong craft ng trading. Oh. Ayun, yun lang yung gusto kong ibigay sa inyo and impart sa inyo na it doesn't, ayun nga, first, respeto sa merkado. Doesn't matter what you are, doesn't matter what you feel, doesn't matter what are your biases. Kailangan irespeto mo yung ginagawa ng merkado. Tapos, respeto sa sarili. Respeto sa sarili in terms of kailangan gumawa ka ng plano before take a trade. Ganyan. Kailangan prepared ka. Kailangan mag-aaral ka. Endless. Kahit ako, nasa 8-digit level na ako. Kahit nasa kumbeta ako, tumatay ako. Nakikinig pa rin ako ng podcast ng mga traders. Ganyan. Kahit nasa bus ako, nakikinig ako. Or kahit nasa kotse, nagdadrive. Ganyan. Nakikinig pa rin ako ng podcast. Wala. Parang kahit ilang beses mo na siya napakinggan, parang constant, ano nga eh, constant improvement, kaizen, ganyan. Tsaka, ano nga, kailangan mo i-
fortify or i-sharpen lagi yung sword mo. Tapos, ayun, respeto sa craft na kailangan kung trading lang. Ganyan. Malapit sa trading. Oo, parang laser focus dapat. Trading. Ganyan. Paulit-ulit. Kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Man in the mirror. Yun nga. Na ito, gagawin ko to. Ganyan. Na wala akong kota, kailangan sundan ng sistema. Ayun. Constant focus sa sarili. And improvement. Ayun. So, solid. So, yun guys. Sana marami kayo napulot. First episode pa lang natin to, mga sir. Mayroon pa tayong 68 episodes. Diba? Complete season yan. 68 episodes. 69. Ah, yun ba yung season 1 natin? No. Uy guys, joke lang ha. Mababait talaga kami pag nakilala mo kami para kaming Santo Papa. pero yun. Yun, sana may natutunan kayo. Ito, part 2 nung commitment namin. Kasi nga, nakikita namin eh, parang yung mga traders, sir, sino ba pwede mag-mentor sa akin? Sino ba? San ba ako unang matututo? Kami bahala sa inyo. As in, we mean what we say. Kami naman, hindi naman kami eksperto, di kami pinakamagaling na traders. Pero kahit na bombahin mo yung Investagrams, kunyari mabura yung Investagrams, ang ma-share lang namin sa inyo, kahit wala yung Investa, di ba? Yung experience namin sa buhay sa trading. Kasi, kaya lang naman kami napadpad sa Investa, di ba? Ikaw, Bear, kaya ka lang napadpad sa Investa. Kasi nakausap ko din. Kasi nakausap mo ako. Pero di ba, parang yung essence talaga natin dito. Kasi gusto lang natin ibahin yung timpla ng Pilipinas eh. Sa ripple effect yan. Ripple effect sa mga kababayan. Kasi, pag tinignan mo naman, pucha, gobyerno natin, olats, tapos mga kababayan natin, corrupt, tapos yung mga official, tapos kababayan natin, kawawa, underappreciated. Kumbaga, kung trader ka na na-blessed ka, it's your responsibility to do something for others. Kasi kahit na maging 1 billion net worth kami, pag namatay ka naman, wala ka naman may iwan eh, yung cash mo. Hindi mo naman madadala yun eh, di ba? Tsaka, yun na. Pag namatay ka na, patay ka na, wala na. GG na. So ano, yun lang siguro. Besides the technical learnings, guys, ano, you have to look deeper as well, di ba? Parang, ano, gusto namin ipasa na let's leave something for other people. Whether, kung ano mang expertise mo, parang always think of the other side, alright? So, yun. Chill muna tayo, guys. So, 1 hour and 30 minutes. Di ba? Kami na yung indirect mentor nyo. Maasahan nyo. Kami na si Wygo. Yung patay na. Judge mo lang. Marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong yakult. Masarap yun. So yun. So kami, maasahan nyo. Share kami. Real talk as always. Yun naman talaga si, yun yung prinsipyo namin sa Investa. Real talk lang. As in experience lang. So tulungan lang tayo. Marami rin kaming challenge na haharapin as a company. So we're going to try to pass on to you our experiences, tapos sana we get your support when the time comes na as a company. Marami rin, sobrang iba yung trading, iba rin yung company stress kung makita niyo parang kunyari si Bear, 'di ba, galing siya sa trader tapos pumasok siya sa Investa, ibang-iba yung ano, nag-iiba yung dynamics talaga ng operation. Mukha lang kaming chill na nakakatawa. Pero nakita mo on the challenges. Oh, makita mo yung on the backside of running a company, trying to do something impactful, ibang-iba. So that's it guys. Good night. Sana nag-enjoy kayo. Baba na tuloy tayo sa mga susunod. Makikita nyo pa si Bear Trader, ibang klase. At marami pa tayo mga bagong guests sa mga susunod na kabanata. Next time, Black Label na. Next time, Yakult with Soju. Soju. Sarap yun. Pero guys, healthy living tayo, no? Kung yung shinat mo, dapat balance. 20% shot, 80% gym. Hindi ka panipaniwala, no? Sige. Alright, guys. So, hope you enjoyed. Have a good night. Teka. Patugtog ka. Patugtog. Ah, sige. DJ. Ano magandang kanta? Black or white kasi. Ano yung black or white? Ayun. Ay, Michael Jackson. Michael Jackson, yun? Yeah?
Ato. Ano ba to? Pretend. Kasi yung Belgado, ano yun? Black or white na yun. Senti nga tayo. Ano maganda senti na song? Ano maganda senting song? Buwan na lang. Buwan na lang. Okay ba to? O umay na to? Ayos pa rin to. So last song bago tayo bumatsi, guys. So that's it for the night, guys. Hope you enjoyed the session. Antabayanan nyo, marami pa kami nakahanda para sa community natin. So kita-kits tayo. Sana nag-enjoy kayo. So thank you for supporting Investigrams. I hope that you enjoyed. So have a good night.